Balitang Artista. If you are new to my channel, please subscribe, like, and share. And don't forget to click the notification bell so you will be updated to my future videos. And if you are my subscribers, thank you for coming in. I never dream, 'cause I always thought that dreaming was for kids, just a childish thing. Sino si Mix malinaw sa buhay ni Mahal? I can't believe I'm standing here, been waiting for so many years and good evening, good afternoon, good morning, world. It's another day to spread love to all Mamix fans. Hello, guys. How are you today? Once again, this is your friendly host, Ray Miller 5. Dawat na nagsasabing, happy, happy love. Ito na nga, magandang araw sa ating lahat. Ito na naman ang ating update. Ayan, ito ay late na kasi dapat naipalabas ko na to o nai-upload ko na to before ako mag-live. Kaya lang nauna yung live. Ayan. So ito yung audio na tinawagan ko si Lani upang i-confirm kung gaano katotoo na yung flowers ay galing kay Sir Migs, no? Kasi, di ba? Pero, syempre, yung hugis, yung style ay may hint na karamihan na possible na galing kay Sir Migs. Syempre, gusto ko lang manigurado kasi syempre, pag nagkamali tayo, public speaking, di ba? Nagsasabi tayo, tapos maya-maya, hindi pala kay Sir Migs, eh di mababalikan tayo. Kaya, sa pinangako ko kagaina na i-upload ko ito, ipipremiere ko. So, ito yung aking ano, ito yung pagtawag ko na natanggap ko kasi yung mga SS, yung mga screenshots ng bulaklak na kung saan talaga naman kahit ako sobrang natuwa. Sobrang natuwa talaga ako na may nakita ako na isinend sa akin yung mga malalaking bulaklak, especially yung hugis puso. Ayan, yung hugis puso, grabe, as in white. Ayan, so kahit sino ang makakita ng bulaklak na yun, mai-impress talaga, di ba? Kasi aside from expensive, ang ganda pa ng paka-style. Talaga namang pure white ang color ni Bunso, ni Sir Migs, ni Attorney, ni Mahal. Ayan. So, kaya yon tumawag ako ng madlian. Ay, hindi ko alam na siya pala ay nasa Himlaya na. Ayan. Ang iniisip ko lang ay nasa bahay lang siya. Oo. Kaya nagbabakasakali lang ako. So, nung nakausap ko nga siya, sinabi niya nga sa akin na nasa Himlayan nga siya. So, ayan, pakinggan natin ang short conversation. Sorry guys, hindi ninyo marinig yung aking pagtatanong kasi itong aking recorder hindi pala siya nakaka record kapag nagsasalita ako. Kumbaga yung galing sa labas, marirecord niya, pero yung galing dito na pagsalit ako, hindi pala niya na-record. Kaya yung mga tanong ko, hindi talaga po ninyo marinig. Kundi ang maririnig lang natin dito, si Lani na nagsasalita. Kaya ito po yung audio na sinasabi ko sa inyong live ko. Ayan, sige. Sabay-sabay nating pakinggan. Okay? Ayan, sige. Hindi, pagpasok namin, sinabihan na kami ng guard, sila si Jethro daw ang nagpaalam daw doon sa guard na pumasok sila ng umaga dito kasi 'di ba 8 nga ang bukas ng Himlayan. Pero pinapasok sila kasi nag-request sila.
So, ayan nga guys, naipaliwanag sa atin nila ni na Sister Jethro ang nagpaalam sa guard. Ayan. Anim silang pumasok sa himlayan na early pa. Nakiusap lang sila. Siyempre, alam naman talaga natin na kailangan nilang i-choose talaga yung ganun para kung papasok kasi sila doon na ita-timing na 8 na possible na may mga tao na. So, yung solemnity na gustong maramdaman ng grupo o ni Sir Migs sa kay Mahal, hindi mangyayari yun. Kasi ang mangyayari talaga ay kung may maraming tao doon na ita-timing nila na may mga tao, natural, hindi man maiwasan talaga na hindi sa gulo ang ibig kong sabihin. Hindi maiwasan yung madidistract yung focus ng isip ng ni attorney para kay Mahal ay madidivide yon, yung attention niya mapupunta sa madaming mga fans na nandoon. Kaya ganun talaga yon. Ganun talaga ang mangyayari. Kumbaga, yun na ang pinaka best way na masolo muna niya si Mahal. O, di ba? Masolo muna niya si Mahal kahit na may kasama siya, at least yun ay kasamahan niya yon, hindi yung mga fans na talagang eager sa kanya mag-ask for pictures or kahit pa paano makita siya. Iba kasi yung tension, guys, kapag may mga tao sa wala. So, ayan. Itong sunod na audio, guys. Ang sinabi sa akin ng guard, anim sila pumunta dito. Ang iniisip namin, kung anim sila kasama si Toto and Pia or ano, kasi sila naman lagi magkakasama, di ba? Ano nga guys, confirm na galing talaga kay Sir Migs, no? So, ayan, anim sila. So, alam naman natin yung grupo nila pag nagsasama-sama sila, di ba? O, ayan. So, ayan guys, I hope na meron kasi pong yung first, ano kasi po, hindi ko na-record yun. Yung grabe yung saya ni Ma'am Lani, hindi ko po yun na-record. Kaya sabi ko, wait. So, hindi naman yun pwedeng maulit. Pero guys, naano ko talaga po, naramdaman ko po talaga yung saya ni Ma'am Lani na yung bulaklak, yung pinadala ni Sir Mick. Sobrang saya po. Sobrang saya. Yung kanyang tawa po sa audio, talagang ma-define ko na sobra ang saya niya sa bulaklak na pinadala ni attorney para sa kapatid niya. So, yan guys, kahit papaano guys, ito ay isang way na yung mga hindi naniniwala, no? Kasi marami po ang hindi naniniwala na Sister Migs at saka si Ma'am Lani or Sister Jason at saka sila Sir Migs ay wala namang alitan. Marami po ang naniniwala na may sigalot sila. Ano po? So, ito po ay isang way na wala talaga. Wala po silang alitan na namamagitan sa kanila, no? Kasi kung magkaroon lang siguro sila ng time na mabidyuhan or what na syempre siguro sa tingin ko ay may mga taong na magkaroon ng less doubt, no? Pero para sa akin, kasi nakakausap ko man si sila ni, ayan, wala po. They are okay po sila. Kaya naman alam ko nung ako ay na-excited nung ibinigay sa akin ang SS yung mga flowers na yun, alam ko na kung ako ay sobrang saya. Alam nyo guys, talaga nangatog ang tuhod ko. Oo, umiyak ako, sobrang saya ko sa nakita ko. No, how pa kaya ako nandoon ako, di ba? Kaya maswerte yung mga nakarating sa Himlayan today. Congratulations sa mga fans na nakarating, sa mga vloggers na nakarating sa Himlayan na nakita mismo ang fresh flowers. Thank you so much. So yun guys, so meron pang mga kilig na aking narinig kay Ma'am Alani, kaya lang hindi ko nga po yun nakuhaan, no? Sobra kaming dalawa, ako grabe talaga, as in sumisigaw ako sa kilig, kaya lang hindi rin
hindi rin talaga marinig doon sa record ko. Hindi ko nga alam kung bakit ganito yung aking na-download na ano, ang record. Pag sa labas, nakukuha niya. Pero pag ako nagsasalita, hindi. Unless ganito, may camera. So, nare-record siya. So, ayan guys. Alam ko na sobrang saya. Alam ko na na-inspired today. Lahat. Kumbaga, para sa akin, i-comments ninyo dyan kung mali ako o kung tama ako. Go with me. Na, kumbaga, sa tagal-tagal ng mga issues na malagi sa mundo ng mga migs, parang bigla lang na-delete. No? Parang bigla lang na-delete dahil sa bulaklak. Very powerful ang action ni Sir Migs. Kasi nga, hindi nga po siya nagsasalita on camera. Diba? Kaya tayo na nasanay na baka may gagawin si Sir Migs, ganyan. So, kumbaga nasanay na tayo na maghintay na lang. So, this is it, pansit. This is it, pansit. Alam ko, sobrang kilig. Alam mo ba, sino sa inyo guys ang nakapanood ng mga telesere na kahit wala na ang babae, no? Ay, nandito na naman tayo sa, ano, pero kasi ano eh, kasi diba same, wala na si Mahal, but still, no? Kasi nga, kung pwede lang ang, kung kinover lang nga nila, kaya maghintay tayo, baka si Toto, baka si Pia, or si Nene, or si Tatay Jet, meron silang vlog regarding sa pagdala ng bulaklak. Kaya, nakaabangan natin ang kanilang mga vlog ngayong week na to, kung meron, no? Pasalamat tayo kung meron. At least makita natin yung paglakad nila, pagpasok nila sa Himlayan. Ganun tayo kahibang, di ba? Ganun tayo kahibang. So, ayan guys, ang ating mundo ng mamigs ay talagang niyanig na naman ni Prinsipe. Ayan! Si Prinsipe, nagpakita na naman ng powerful na action na ang lahat ng issue para sa akin ay na-delete na. Kaya bukas, panibagong tomorrow na naman. Kaya I hope, no? Magkasundo na ang lahat ng mga fans, no? Ayan, powerful po yan. Ang sinasabi niya, walang nino man ang pwedeng mag-alis sa pangalan na Mahal dahil hanggang ngayon, mahal na mahal ko siya. Ewan ko kung mali ako. Pero eto yung aking nararamdaman sa bulaklak na binigay ni Sir Migs. Ikaw, ano para sa'yo? Ano ba ang mensahe? No? Sa susunod na review po, eto po ang ating tatalakayin. Mga bagay-bagay na gustong iparating ni Sir Migs sa kanyang mga fans. Sa kanilang mga fans ni Mahal. So as of now, ayan, it's time to say goodbye again. Salamat sa lahat. Mag-ingat tayong lahat at happy-happy lang. Dapat natin talagang ilagay yan sa ating leeg. Ikukulintas talaga natin yan. Ang salitang happy-happy lang. Para naman maging happy-happy din ang ating prinsipe. No? Hindi rin siya mag-isip na kung ano-ano. Kapag tayong lahat ay magkasundo na, tanggapin kung ano, mahalin ang isa't isa, pag-unawaan, sigurado, isa sa mapapasaya natin, si Bunso Mix. Ayan, sa uulitin po, abang-abang lang sa aking mga reaction, kasi itutodo ko na to. Itutodo na natin ang ating mga reaction. So, ayan, salamat again. Ayan, guys. Salamat. See you next. Bye! Guys, huwag niyo kakalimutan, Vaed na Lore 5 Dawat, ating sundan at mag-subscribe na po. Oh,
sa mga baguhan pa lang nanonood sa aking review, kung hindi pa po ninyo na subscribe si Mamigs, please don't forget to visit their channel. Okay po? If you are new to my channel, please subscribe, like, and share. And don't forget to click the notification bell so you will be updated to my future videos. And if you are my subscribers, thank you for coming in. Looking for the tears, baby, no, I'm here waiting. Close your precious eyes and just realize I'm still fighting. For you to be with me and sit under the tree and we can watch the sunrise. We can watch the sunrise. Wake up, feel the air that I'm breathing. I can't explain this feeling that I'm feeling. I won't go another day without you.